Good morning, everyone. Welcome to my new YouTube. Ngayon ay gagawa tayo ng tupig, yung hinahanap lagi ng marami. So, una kong gagawin ay ito ay binili ni Sister Emily sa Nation. Dahon ng saging, tapos gata and glutinous rice. Anyway, yung kompletong ingredients, gagawa po ako ng aking sariling channel or para po makita nyo yung mga ingredients. Ang ginagawa ko po ito kasi gusto ko rin may share yung paggawa ng tupig dahil kinaugalian po namin nung mga bata pa kami sa Isabela, yung mga Ilocano. Gumagawa sila inang at tatang ng tupig during Christmas Day. Tapos pag may namamas po, yun po ang binibigay namin. At hanggang ngayon po ay ginagawa pa rin namin. So, ngayon ay i-share ko naman sa inyo kung paano gumawa ng masarap, authentic na tupig. So, una po ay pupunasan ko, lilinisin po natin yung dahon. Nung last na umuwi po kami sa Pilipinas, nagpakuha ako kay tatang sa amin ng saging, ng dahon ng saging. Tapos, dinala namin dito ni Sister Emily. Kaya, matagal din namin ginamit yon. So, frozen lang namin. At sa awa ng Diyos ay nakalusot din naman sa airport. Pwede nyo pong gawin yun at mas maganda yung galing sa ating mismo. Yung tawag namin sa Isabela ay yung bitulan. Bitulan na dahon ng saging. Hindi po yung kinakain yung bunga niya. Ang kumakain lang doon ay yung mga unggoy. Kinakain lang ng unggoy yung bunga niya. Kasi ang dami niyang buto. Marami si seeds yun na saging. So hindi kinakain ng tao yun. Yeah, so napakasimple lang po yung recipe ko dito sa tupig. Hindi po yung tulad ng iba na ang dami nilang nilalagay, kasi gusto ko lang yung lasa nung kami bata pa sa Isabela, kung paano yung ginagawa nila inang at tatang noon. Gusto ko lang yung ganung lasa. Hindi ko po nilalagyan ng mga, kasi yung iba marami na nilalagay eh. Kulang na lang, halo-halo eh. marami kasing naghahanap nito at nagre-request. At makikita nyo ngayon kung gaano kahirap gumawa ng tupig. Pero napakadaling kainin. So, medyo maproseso po ito. Kasi huhugasan pa yung dahon. Hindi lang po pupunasan. Huhugasan ko pa ulit ito. Medyo hinintay ko lang ng konti para matunaw yung mga ice niya kasi galing sa freezer. Okay. So yung complete ano po, ingredients. Gagawa ko rin po ako ng account para makita nyo kung saan nyo makikita yung complete ingredients. So, napauso na rin po ako. Sumusunod na rin po ako sa uso. Mag-subscribe daw. Kasi marami din nagre-request sa akin ay nagsasabi na dapat daw meron din akong YouTube channel ba yun? So, let's try. Para din po ma-share ko sa iba. Okay, so yan lang muna.